gustong silipin ng Quad Committee ng Kamara ang posibilidad na ginamit bilang reward money sa war on drugs ang intelligence funds noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Para sa mga nagdaang presidente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang may pinakamalaking alokasyon ng confidential at intelligence funds. Katunayan sa datos ng Commission on Audit, noong 2021 o isang taon bago bumaba sa pwesto si Duterte, 4.5 billion pesos ang ginasta niyang confidential at intel funds. Ang malaking halaga ng intel funds, posibleng ginamit umano bilang reward money para sa mga makapapatay ng mga drug suspect noong war on drugs. Yan ang planong silipin ng House Quad Committee sa kanilang susunod na pagdinig. Ayon sa co-chairperson ng komite na si Santa Rosa Laguna District Representative Dan Fernandez, nararapat lang itong silipin matapos ibulgar ni dating PCSO General Manager Ruyina Garma na sa Malacanang umano nang galing ang pondo noong Duterte drug war. There are operations being implemented by the administration or former administration o kahit ngayong administration na kapag police operation o kaya military operation, gagamit ka ng intel fund. So we need to find out saan talaga kinuha yung pera. And we're pretty sure doon yun, sa intel fund. Aminado si Fernandez na mahirap makita kung saan partikular na punta ang intel funds ni Duterte dahil maluwag ang liquidation process para rito. Kaya pupusisiin daw nila kung kailan inilabas ang bulto ng pera. Especially doon sa panahon na alam mo yung panahon ng may pinatay ng mga Chinese doon sa Davao, di ba? Yung tatlo. Baka doon nanggaling, hindi mo yung moment na tinrasper. Para masagot yan, planong imbitahan ng komite sa susunod na pagdinig ang COA. Muli naman pinabulaanan ng tagapagsalita at dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte ang umano'y reward money. Liit ni Attorney Salvador Panelo, walang basihan para imbestigahan ang paggasta noon ng intel funds ng palasyo. Una na rin itong pinasinungalingan ni Senator Bongo na presidential assistant noon ni Duterte. Pinalutang din niya ang pagkakaroon ng parallel investigation ng Senado tungkol sa war on drugs. Pabor dyan si Senator Coco Pimentel. Para makapagtanong din kami ng sarili namin mga tanong. Kasi ganito kasi ang sa mga congressional hearings, kasama ang hearing sa Senate. Walang cross-examination eh. Pwede nga mga senador, we will ask the cross-examination questions para matest po natin yung credibility ng witness. Samantala, anim na personalidad ang kakasuhan ng PNP-CIDG matapos mabanggit sa Quad Committee kaugnay sa pagkamatay ni dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Kabilang sa sasampahan ng mga reklamong murder at frustrated murder, sina Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza at Nelson Mariano na umano'y kumontak sa gunman. Kakasuhan din ang di pa pinapangalan ng gunman. Gayon din si dating PCSO General Manager Ruyina Garma, dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo, at ang dating nilang tauhan na si Sergeant Jeremy Kausapin alias Tok. Iniimbestigahan din kung konektado ba ang pagpatay kay Barayuga sa pagpatay kay dating Tanawan Mayor Antonio Halili noong 2018. Gaya ng pagpatay kay Barayuga, isiniwalat din ni Garman na may mga pulis umanong sangkot sa pagpatay sa alkalde. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.